89.5 Home Radio Iloilo at sa 95.1 Home Radio Naga. Pakinggan ang Karambola kasama ang mga host na programa na sina Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, and Attorney Trixie Cruz Angeles. Karambola! Karambola! Nationwide na! Narito ang inyong mga tagapagbalita, Ruth Rodriguez at Nico Mendoza. Ang oras 37 minuto makalipas ang alas 11. Ang DYPR, ang kauna-una na impilan ng radyo sa Palawan ay nagbabalik sa impapawid kasama ang DYPR News Team. Ngayon ay araw ng Biyernes, September 17, 2021. Magandang tanghali, lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Narito na ang mga balitang dapat niyong abangan ngayong tanghali. Filing ng candidacy sa October, hindi required ang antigen at RT-PCR test, pero bawal ang maraming alalay. TYPR. Kaso ng dengue sa Palawan at Puerto Princesa, mahigit 500 na. Tourism Establishment Owner Representative, posibleng mabigyan ng pagkakataong mapasama sa City IATF. Ilang konsihal dismayado sa mga opisyal ng Paleco. Sa police report, motorsiklo at dump truck nagsalpukan sa bayan ng Rizal, mga sakay sugatan. Ranked 7 at 8 na wanted sa magsaysay, huli ng mga otoridad. Sa showbiz balita, kwento ng Alala Enterprises mapapanood na bukas sa Kwentong Puerto. Sa balitang good vibes, mga kabataan ng Kabayugan tinuruang gumawa ng bayong. Abangan ang detalye ng mga balitang yan makalipas lamang ang ilang sandali. TYPR, balita tanghali. You're my bae. Mapapa sana all sa Pogi Points dahil sa magandang skin. Smooth at feeling baby talaga. Yan ang Lady Dove Moisturizing Milk Soap. Ang whitening bar na hindi lang pang girls, kundi pang boys din. Made from pure milk protein with soybeans extract. Meron ding vitamin A, C, and E para sa refreshing experience like no other. Achieve mo yan sa likhang Palawan na subok na ng marami. Ang Lady Dove Moisturizing Milk Soap ay mabibili sa lahat ng supermarket at grocery store sa buong Palawan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Palawan Pawn Shop, Palawan Express, pera padala. Boy, magtuta sa Palawan. Palawan? Magprinda ako. Sure, ma'am. Ako naman magpapadala sa tatay ko. Right away, sir. Barato. Paspas. Walay hasol. Ipalawan mo na. Regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. Hanap mo ba ang negosyong pandemic-proof? Dito ka na sa iFern. Sila lang naman ang nasa likod ng mga produkto gaya ng Fern D, Fern Active, Milka at Aurora Beauty Products. Wala kang talo palawenyo dahil bukas na ang business hub nila sa Puerto Princesa at siguradong babalik ang investment mo. iFern promotes health, wellness and financial freedom. Visit iFern Palawan at SJD Building, San Pedro Highway, Barangay San Pedro, Puerto Princesa City. Call or text 0977-673-4292. Parang isang panaginip sa sandaling pag-idlip. Lumuwag, luminaw ang kaling masikip. Kalat at dumi, niligpit at nilinis. Sa dalawang araw inalis ang bahid at dungis. Trahedya ng pandemya. Gutom ang dala. 15 araw inahon sa ayudang kahon-kahon. Bagong ospital. Mabilis tinayo para impeksyon ay mapatid. Bakuna. Milyon na ang nabigyan. Walang tigil. Walang tulugan. Sa bahay na pangarap, batang squatter ang tumupad. Batang basurerong nagbalik ng dignidad. Ningning na nawala, muling binalik. Ang araw sa dagat muling humalik. Matulin ang pagsikat, maliksi ang pag-usad.
Ito na ang Maynila. Mahal nating siyudad. Maynila, bilis kilos. Sa detalye ng ating mga balita, filing ng candidacy sa October, hindi required ang antigen at RT-PCR test pero bawal ang madaming alalay. Ang detalye ng balita mula kay Romy Luzares. Hindi. Bawal o... Para lang sa national position na required ang antigen at RT-PCR test o negative result at hindi damay ang mga kandidato sa mga local position. RK Provincial Comelec Information Officer Romel Ortas. Kahit hindi bakunado ang isang kandidato o kakandidato mula sa pagka-gobernador, vice-governor, mga board member, congressman, mayor, vice-mayor at pa-consyal sa buong lalawigan at Fort Princesa ay hindi na kailangan na bakunado. Pero kailangan na ng mga ito na mag-fill up ng health declaration kasama ng kanilang certificate of candidacy. Ang health declaration ay makikita umano sa website ng COMELEC kung saan doon din makikita ang TOC ng isang kandidato. Bawal ang madaming alalay o madaming bodyguard o kaya naman madaming supporter ang sinamang kandidato sa pag-file ng TOC. Dalawang tao lang ang pahintulatan na makakasama o magiging alalay ng isang kandidato sa pag-file ng TOC. Paano man ito kataas na posisyon na ang kanyang kakandidatuhan. Kailangan din ng mga kandidato na sundin ang minimum health protocol sa pag-submit ng TOC simula sa October 1 hanggang October 8, 2021 ng susunod na buwan. Dadaan sa temperature check bago makapasok sa loob ng COMELEC ang isang kandidato. At kapag nasa 37.5 ang temperature nito, ay hindi muna ito papapasukin at kailangan magpahinga ng 5 minuto. Pagkatapos ng 5 minuto at hindi pa rin nagbabago ang temperature ng nag-file ng COC, ay i-refer na ito sa City Health Office at sa mga munisipyo naman ay sa mga Municipal Health Office at sa Provincial COMELEC ay ang Provincial Health Office na malapit sa kanilang tanggapan. Ito man ang mga dapat tandaan ng mga kakandidato sa lungsod at lalawigan na dapat sundin kahit pa may partido ay hindi kailangan ang sabayang pagsabit ng TOC at pagtawag ng mga supporters dahil hindi ito tatanggapin ng mga COMELEC offices para maiwasan ang pagkakahawa-hawa sa panahon ng pandemya. Romy Luzares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palaway niya. Sa ibang balita pa, mahigit 500 na ang bilang ng nagkakasakit ng dengue sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan simula buwan ng Enero hanggang Setyembre 12 ngayong taon. Ayon sa DOHCHD Mimaropa, mayroong naitalang kabuang 519 na kaso ng dengue sa Palawan at Puerto Princesa. Nananatili naman sa 3 ang naitalang namatay dahil sa sakit na namula sa mga munisipyo ng Taytay, Rojas at Brooks Point. Ang lungsod ng Puerto Princesa ay nakapagtala na ng 95 na kaso ng dengue. Sa mga munisipyo ng Palawan, nangunguna pa rin ang bayan ng Aborla na nakapagtala ng 73 kaso ng dengue. Sinundan ito ng Batarasa, 57, Taytay, 46, Rojas, 42, Quezon, 38, Nara, 35, Rizal, 33, San Vicente, 27, Brooks Point, 26, Busuanga, 19, Sofronio Española, may 9, Dumaran, may 7, Balabac, 3, at tigta 3 kaso naman sa Araceli, Culion, at El Nido na tigta 3 kaso ng naitalang dengue. Nanatili naman na dengue free ang 7 munisipyo sa Palawan na kinabibilangan ng Cuyo, Magsaysay, Agutaya, Cagayan Silio, Coron at Linapakan. Sa buong rehiyon ng Mimaropa, mayroong naitalang 1,059 na kaso ng dengue at 9 ang kabuang nasawi dahil sa sakit. Ang naitalang kaso ayon sa DOH Mimaropa ay mas mababa ng 72.39% kung ikukumpara sa parehong panahon noong 2020.
46 na minuto makalipas ang alas 11. Tourism Establishment Owner Representative posibleng mabigyan ng pagkakataong mapasama sa City Interagency Task Force. Ang detalye ng balita mula kay Chris Barrientos. Sang-ayon si Mayor Lucilio Bayron sa naging hiling ng Tourism Establishment Owner sa lungsod ng Puerto Princesa, sa kanilang pagpupulong kahapon na magkaroon ng representante o kinatawan ang mga ito sa City Interagency Task Force. Ito ay upang makapagbigay sila ng opinyon at mga suwestyon sa mga panuntunang ipinatutupad sa Puerto Princesa, lalo pat ang mga ito ang isa sa pinaka-apektado ngayon dahil sa pandemya. Sa kasalukuyan kasi ay tanging ang Department of Trade and Industry at City Tourism Office lamang ang kumakatawan sa business sector sa IATF at wala sa mismong mga may-ari ng hotel, accommodation, bar o restaurant. Ayon kay Mayor Bayron, maganda ang solusyon na ito kaya agad siyang pumayag sa kahilingan at inatasan ng City Tourism Office sa pamagitan ng acting head nito na si Demetrio Alvior na pangasiwaan ang pagpili ng tourism establishment owners para sa kanilang magiging kinatawan sa City IATF. Kailangan lang anyang magkaroon ng joint resolution ng lahat ng asosasyon na nasa ilalim ng tourism industry sa Puerto Princesa para sa kanilang magiging representante sa City IATF at agad anya nila itong aaksyonan sa city government para makasama na sa susunod na pagpupulong. Chris Barrientos para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. 12 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, ang ibang detalye ng balita sa aming pagbabalik. Isa lang ang siguradong dapat niyong puntahan, Colors Paint Center. Sila lang naman ang exclusive distributor ng Rain or Shine Elastomeric Paint sa Palawan. Meron din silang mga construction materials tulad ng metal paint, automatic acrylic polyurethane paint, skin coat liquid, skin coat powder, steel fabrication and cement, wall coat products, enamel and latex paint. Lahat yan sa mura at abot kayang halaga dahil SRP ang presyo sa Colors Paint Center. Matatagpuan sa Unit D, DCRM Square, tabilang ng Land Bank, along National Highway, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. For details, contact 0917-160-3610 and 0967-190-6241. Mahalaga na ang iniinom nating tubig ay malinis at ligtas. Isang dekada na nagbibigay ng dekalidad, ligtas at best-tasting water gamit ang best at latest filtration, softening at disinfection process na certified at pumasa sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kaya saan ka pa? 5 Aces Water Refilling Station. Matatagpuan sa No. 5 Bacoma Street, Barangay Milagrosa, Puerto Princesa. For delivery, contact 0939-916-6329 at 0928-471-8478. Maglilingkod sa inyo mula Lunes hanggang Sabado para sa malinis, tigalidad na tubig. Mag 5 Aces Water Refilling Station na. Owned and operated by Arnold Beaton. Nais po ba ng extra income ngunit problemado ka sa pwesto at puhunan? Rikers Wholesale Clothing Palawan, ang negosyong swak para sa mga nais magnegosyo ngunit walang kakayanang mamuhunan ng malaki. Hindi mo rin po problemahin ang delivery ng items mo dahil kami na ang bahala dito. Hassle-free business, di ba? Kung ikaw ay interesado, maaari kaming tawagan sa 0977-216-3066 o bisitahin ang aming Facebook page, Rikers Clothing Wholesaling Palawan Supplier. Parang isang panaginip sa sandaling pag-idlip, lumuwag, luminaw ang kaling masikip. Kalat at dumi, nilikpit at nilinis, sa dalawang araw inalis ang bahid at dungis. Trahedya ng pandemya, gutom ang dala. 15 araw inahon sa ayudang kahon-kahon. Bagong ospital, mabilis tinayo para impeksyon ay mapatid. Bakuna, milyon na ang nabigyan. Walang tigil, walang tulugan. Sa bahay na pangarap, batang squatter ang tumupad. Batang basurerong nagbalik ng dignidad. Ningning na nawala, muling binalik. Ang araw sa dagat muling humalik. Matulin ang pagsikat, maliksi ang pag-usad. Ito na ang Maynila, mahal nating siyudad. Maynila, bilis kilos. Sa pagpapatuloy ng ating balita, ilang konsihal dismayado sa mga opisyales ng Paleco. Ang detalye ng balita mula kay Chris Barrientos. DYPR Balita.
Aminado ang ilang konsehal sa lungsod ng Puerto Princesa na dismayado naman ito sa ginagawa ng ilang opisyal ng Palawan Electric Cooperative Paleco, partikular na sa tila pagbaliwala sa mga imbitasyon ng konseho para magbigay linaw sa ilang usapin at reklamo ipinaparating ng member consumers ng kooperatiba. Ayon kay Councilor Roy Gregorio Ventura na siyang nagsulong ng imbitasyon sa acting general manager ng Paleco at board of directors nito sa nakarang sesyon na sanggol ng panlungsod, may naipadala namang kinatawan ng Paleco pero mas mainam pa rin anya kung ang matataas na opisyal ito ang dadalo tulad ng kanilang imbitasyon dahil ang mga ito lamang din ang makasasagot sa ilang mga isyo at katanungan ng mga konsehal para magbigay linaw sa usapin. Sinabi naman ni Councilor Herbert Gilig na umasa pa rin sila na sa susunod na linggo ay dadalo na ang mga ito para humarap sa question and answer hour ng City Council para sa kanilang ikalawang imbitasyon. Ito naman anya ay ginagawa nila para sa taong bayan kung saan nagmula o nagmumula ang mga katanungan na ipinaparating lamang o ikinakatawan lamang ng mga konsehal. Pero aminado rin ang mga ito na tila tali ang kanilang mga kamay sa, at wala silang kapangyarihan na patawan ng parusa ang mga individual na iniimbitahan sa City Council para sumagot sa mga katanungan at ang mga ito ay kanilang o tila binabaliwala naman ng mga ito. Sinabi ni Konsehal Dilig na hindi kasi katulad ng sa mababang kapulungan ng Kongreso at sa Senado na may kapangyarihan ng mga mambabatas na i-contempt court o patawan ng parusa ang mga hindi nagpapakita o sumisipot sa mga imbitasyon ng konseho, pero sa local government unit anya ay hindi ito pinahihintulutan dahil dito sila ay patuloy lamang na magpapatawag at mag-iimbita ng mga resource persons para dumalo sa question answer hour. Pero kung babaliwalain mga ito, ay walaan niya silang magagawa. Ang magagawa na lamang anya dito ay ang sa magiging halalan o pagpili ng mga susunod na board of directors ng Paleco. Dahil katulad anya nilang mga opisyal o halal opisyal ng city government, ang taong bayan pa rin naman ang pumipili sa kanila. Kaya ganito rin anya ang pwedeng gawin na lamang sa mga board of directors ng Paleco at maging maayos ang pagpili ng mga member consumers ito sa susunod na halalan ng BOD ng Palawan Electric Cooperative. Chris Barrientos para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. Sa ating police report, motorsiklo at dump truck nagsalpukan sa bayan ng Rizal, mga sakay sugatan. At yung rank number 7 at 8 wanted huli sa bayan ng Magsaysay. Detalye ng balitang yan mula kay Romy Luzares. Sugatan ang apat na minor de edad na makaraang sumalpok sa kasalubong na six-wheeler dump truck na ang kanilang sinasakyang motorsiklo kahapon sa barangay Bunog, Rizal, Palawan. Ang mga sugatan ay ang 17 anyos na driver ng motorsiklo kasama ang tatlo pang angkas nito na pawang minor de edad at isa pang kinilalang Habibi Bituin Madayaw, 21 anyos, binata at lahat sila ay residente ng barangay Kalumpang, Rizal, Palawan. Ang driver naman ng dump truck ay kinilalang si Arnold Aloro Furilla, 35 anyos, masawa residente ng barangay Tinlugan, Quezon, Palawan. Sa investigasyon ng PNP Rizal, nawalan ng kontrol sa minamanehong motorsiklo ang 17 anyos na driver dahilan para sila ay sumalpok sa kasalubong na dump truck. Mabuti na lang at hindi umano matindi ang pinsala na tinamo ng mga minor de edad na sakay ng motorsiklo na nasa maayos na kalagayan na umano sa Rizal District Hospital. At sa pinakahuling impormasyon na ay nagkasundo na umano ang magkabilang panig at wala nang dimandahan pa. Samantala, aristado naman ang itinuturing na rank number 7 at rank number 8 wanted sa barangay Danawan, Magsaysay, Palawan. Ang rank number 7 wanted ay si Ronald Piquen Ortiliano, 47 anyos, binata at mangista. At ang isa pang wanted na rank number 8 naman ay si Gerlito Bituin, 41 anyos, binata at mangista din kapwa mga residente ng Wawa na Sugbo, Batangas. Ang dalawang wanted ay kapwa na harap sa paglabag sa Section 92 ng Republic Act 10654 o illegal fishing kung saan parehong pinaglalagak ng pig 60,000 pesos ang bawat wanted para sa pansamantala nilang kalayaan.
Ang dalawang wanted ay naaresto sa visa ng warrant of arrest na binaba naman ni Judge Arnel Picondo Vizara ng RPC Branch 163 Coron, Palawan, at nakakulong na ngayon sa magsaysay PNP. Ang mga wanted na ito ay ang sinasabi ni Captain Rick Ramos na grupo ng mga mangisa na nahuli sa karagatang sakop ng magsaysay na tawang mga taga na Sugbu, Batangas, kung saan paiba-iba ang araw ng pagbaba ng kanilang mga warrant of arrest, kaya naman iba-ibang araw din ang paghuli sa mga ito. Romy Luzares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawan. Isa pang police reporter lalaki arestado sa kasong illegal possession of firearms. Detalye ng balita mula kay Chris Barrientos. Arestado nga ang isang lalaki na nagmamay-ari ng iba't ibang uri ng mga baril at bala sa isinagawang operasyon ng City PNP Station 1 Operative sa pangunan ni Police Captain Ray Aaron Ilona sa Pagayona Road, Purok Masagana sa Barangay San Manuel. Kinilala ang suspect na si Ilyusito Valledor Gallardo alias Weng, 50 taong gulang at residente rin ng nasabing lugar kung saan na-recover dito ng mga otoridad ang isang caliber 38 na baril, 5 live ammunition at isang M16 na airsoft gun. Ayon kay Ilona, ito ay matagal ng under surveillance at nasa mahigit isang buwan na nilang binabantayan matapos makatanggap ng reports mula sa concerned citizen. At sa kanilang isinagawang operasyon kahapon ay naging tagumpay at nakuha o na-recover sa suspect ang mga ipinagbabawal na baril at nawalang kaukulang dokumento. Sa kasalukuyan niya, inihanda na ang kasong isasampal laban sa suspect, partikular na ang kasong paglabag sa Republika 10591 at Section 28, Article 5 o ang unlawful acquisition of possession of firearms and ammunition na ngayon ay nasa kustudiya pa rin ng City PNP Station 1 sa Mendoza Park. Chris Barrientos para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. Maraming salamat, Chris Barrientos. 2 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, ang balitang showbiz, balitang sports at balitang good vibes sa aming pagbabalik. DYPR, Balita Tanghali. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Palawan Pawn Shop, Palawan Express, pero padala. Boy, magtuta sa Palawan. Palawan? Magprinda ako. Sure, ma'am. Ako naman magpapadala sa tatay ko. Right away, sir. Barato. Paspas. Walay hasol. Ipalawan mo na. Regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. I love you. Mi amor. Gitam. Ti amo. Sarayo. Ashitiro. No matter how you say it with love. Express your love. Express it with Recuerdo Gift Surprise Delivery from flowers, bouquets, chocolates, and more. Located at Calle Ana Lanzana Subdivision, Libis Road, San Pedro, Puerto Princesa City. Recuerdo Gift Surprise Delivery, only managed by Mariel K. Gabo Orlido. Recuerdo Gift Surprise Delivery. Visit their website at www.surprisegift.ph or their Facebook page, Recuerdo Gift Surprise Delivery. You may also call it text at 0966-932-4602. Recuerdo Gift Surprise Delivery. Let them feel your love. Grab our last month installment promo for CCTV installation whenever, wherever, this month of September 2021. 3 months to 12 months to pay. Sobrang gaan sa inyong bulsa. Quality at top leading brand CCTV pa. Wala ka nang iintindihin pang ibang bagay dahil ang aming package kasama na installation. For installment payment, you get 24-hour security and peace of mind. For CCTV repair and installation, contact On The Go Maximum CCTV Trading 0912-799-1129 or through Palawan On The Go Nationwide Installer 2021 Facebook page. Parang isang panaginip sa sandaling pag-idlip. Lumuwag, luminaw ang kaling masikip. Kalat at dumi, niligpit at nilinis. Sa 2 araw inalis ang bahid at dungis. Trahedya ng pandemya, gutom ang dala. 15 araw inahon sa ayudang kahon-kahon.
bagong ospital. Mabilis tinayo para impeksyon ay mapatid. Bakuna, milyon na ang nabigyan. Walang tigil, walang tulugan. Sa bahay na pangarap, batang squatter ang tumupad. Batang basurerong nagbalik ng dignidad. Ningning na nawala, muling binalik. Ang araw sa dagat muling humalik. Matulin ang pagsikat, maliksi ang pag-usad. Ito na ang Maynila, mahal nating syudad. Maynila, bilis kilos. At sa ating sports balita, 16 na kupunan ang maglalaban-laban bukas, Sabado, September 18, sa Mobile Legend Tournament ng Barangay San Jose na inorganisa ng Sangguniang Kabataan bilang extension ng Linggo ng Kabataan Celebration. Alas 10, magsisimula ang virtual orientation at alauna naman, aarangkada na ang sagupaan ng 16 na kupunan. Ang mga ito ay sina Do Jonalds, Seven Sins, Yuwo, Alin Calvo, No Mercy Sports, Alulod Volume 4, The Gold Gamers, Bopis, OG Likipedia, Garces Quadro Sports, CC Crazy Crow, Crazy Boys, The Judas, Sacramation Cream, at lahat ay pawang mga residente ng Barangay San Jose. 5,000 cash ang mapapanalunan ng kupunan na magiging matatag sa torneo. 3,500 naman sa unang pwesto at 2,000 sa ikalawang pwesto. At may 5 consolation prize na ibibigay sa 5 kupunan. Sports Balita. Showbiz Balita. At sa ating Showbiz Balita, kwento ng Alala Enterprises mapapanood na bukas sa Kwentong Puerto. Ang Showbiz Balita mula sa Showbiz Insider, Joel Contribida. DYPR Balita. Sa palengke ng Puerto Princesa ang Alala Enterprises. Taong 1982 pa ito nagbukas at ang pamilya Policarpio ang nasa likod nito. Ngunit ang pagsisimula nito ay dahil lamang sa 20 shorts na ibinenta ng mag-asawang Lupe at Ambrosia na tubong na botas. Mula sa paglalatag ng paninda sa Bunuan Road ay nagkaroon ito ng pwesa sa Malvar Street na tumagal ng halos 27 years. Sa ngayon ay tinawag na itong Alala Mart na acronym ng pangalan ng miyembro ng pamilyang Policarpio. Bukas ilalahad nila sa Kwentong Puerto ni Kuya Nico Mendoza ang mga pinagdaanan at masayang karanasan nila sa pagbenta ng mga produkto na galing Baclaran. Alas 9 yan bukas ng umaga sa DYPR Palawan Facebook page. Joel Contribida para sa DYPR ang una sa puso ng mga Palawenyo. At para naman sa ating balitang good vibes, para maibsan ang problema na dulot ng single-use plastic, mga kabataan naman, ang tinuruang gumawa ng bayong bilang alternatibong gamit sa plastic na nagdudulot ng basura sa kapaligiran. Ang pagtuturo ng paggawa ng bayong ay isinagawa sa Sitio Sugod 1 ng Barangay Kabayugan dito sa Puerto Princesa City. Sa pangunguna ito ng turismo at negosyo dulot ng Ingat Kalikasan, isang programa ng Filipina Shell Foundation Incorporated at pinangunahan ng project manager nitong si Edelberto Magpayo. Mga nakakatandang kababaihan ng sitio ang nagturo sa mga kabataan upang malaman nila kung paano gawin ang native basket na pwede rin nilang pagkakitaan o alternatibong kabuhayan sa kanila. Mahalagang matutunan ng mga kabataan ang ganitong gawain na makakatulong sa kalikasan at dagdag kita pa. Ito ay bilang suporta rin nila sa City Ordinance Number 993 o ang Styrofoam Regulation. At sa mga liaglimog ko yun nun, Amos, madal kita ko yun nun, ituturo ka natin ni Ryan Ibanez. Amos, madal kita ikuyunon. Mayad nga adlaw kanin nung tanan mga tangay, bug, titinaig mga gurang-gurang. Ako yung nung tangay nga si Ryan Ibanez, ang inong katabid sa tagpagadali lingwayin kuyunon, ang opisyal nga lingway, iyang probinsyang Palawan. Sadlang wadyan, bisarang kuyunon nga tangadalan, mamanang uma. Ang uma mamanang lugta nga gagamit sa mga agrikultural nga buruatan tulad iyang pagtaranaman, pagirapatan ni mga ayo, pigiba pa.
Sa Tagalog, ang uma ay bukid. In English, uma means farm. Sa Maurota, pwedeng gamitan sa atang tultulanan ang bisarang uma, tula dya. Durung kapilay ang kabuhi sa uma, pero kung ara maniguma, ara kita mikakaanan. Animan tawanta importansya ang mga maniguma, igang agrikultura. Mga tangay, kadangag tagagmanta, igamitin tatang lingwayin ko yunun. Diyan nung tangay Ryan Ibanez, mayad nga daw kaninong tanan, amblig! Amos! Madal kita, iko yunun! TYPR, Balita, Weather Report! At sa ating ulat, panahon, naglabas ng yellow warning level ang Pag-asa ngayong umaga. Sakop ang buong Palawan kasama ang Kalayaan Group of Islands. Ang mahina hanggang sa malakas na pag-ulan ay dulot pa rin ng low pressure area na nakakaapekto sa buong Mimaropa region. Babala ng Pag-asa na posible ang pagbaha at landslide sa mga nangyayaring pag-ulan at maaari itong tumagal. Tinataya ng Pag-asa na tatagal ang masamang panahon hanggang bukas Sabado ng hapon o gabi. Ang araw ay lulubog mamayang alas 5:56 ng hapon. At 99 days na lang po ay Pasko na at 13 araw bago ang bago matapos ang voter registration. Sa mga hindi pa po nakakapagparehistro ay pumunta na po kayo sa mga opisina ng COMELEC na malapit sa inyong lugar para po kayo ay makapagrehistro. Maraming salamat po sa inyong pag-antabay sa DYPR Balita sa buong linggo. At yan na po ang kabuuan ng mga balitang aming nakalap ngayong Biyernes ng tanghali. Maraming salamat po hanggang sa Lunes. Happy weekend. Ako po si Ruth Rodriguez at yan ang DYPR Balita. Happy weekend. Inyong napakinggan ang DYPR Balita. Noon at ngayon, TYPR, una sa balita. Hanggang sa susunod na linggo muli, dito sa TWIZ 94.3 Palawan. Sa pagmamdaki.